Hello mga frenning! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, pag-usapan natin ang na-receive kong credit card. Oo, may credit card na ako. Paano ko nga ba nakuha to ng libre? So without further ado, let's get started. Intro pasok! At bago ko simulan ang tungkol sa credit card, shoutout muna tayo. Shoutout kay Joanne, Fighting Cancer Vlog. Tapos si Den 3D, kapatid ko. Shoutout tungkol sa bahay yung kanya, yung content niya is dun sa mga bahay. Signs, graphics, ganyan kung gusto niyo magpagawa sa kanya. Then 3D Vlog. Tapos, ang anak ko, meron na din siyang channel. Magsisimula na siyang mag-vlog. Ang content niya is gaming, mukbang, may kasi siyang kumain. Tapos, travel kapag nagbabaksyon kami, ganon. So, ayun. Subscribe din kayo sa kanya, Russell James Vlog. Anak ko, supportahan niyo din siya. So ayun, ang aking pinsan, ang pinakamaganda kong pinsan. Shoutout sa kanya, kay Angela. Subscribe din kayo sa kanyang channel, Ange Queen B. Ayun, simulan na natin. Paano nga ba ako nagkaroon ng credit card sa home credit? Bali, ito, libre lang, pinadala sa amin na home credit. Ang dagdala is Ninja Van. Ito, ganito siya. Ganito siya. Bali, tapos, ayan. Nakapangalan siya sa asawa ko kasi ako, nag-apply ako sa home credit. Ayaw, kumbaga, hindi ako... Dahil wala akong company ID, hindi ako natanggap. Ano lang yung ginamit ko, teen ID sa PhilHealth, hindi. Bali, yung ginamit ko na account sa asawa ko. Pero ako yung umuutang at saka nagbabayad. Kasi nga, sumasahod na ako yung nagbabayad at saka ako yung may kailangan. Kumbaga, ginamit ko lang yung pangalan ng asawa ko or yung account niya. So, ganito yan. Bali, nag-loan kami sa home credit noong December. Cellphone. Worth 13,000. Two times lang ako naghulo. Fully paid na. Kumbaga, pagkasahod ko, binayaran ko na siya ng buo. Nung kumuha kami ng cellphone na yon, inaalok na sa amin to. Nakalimutan ko na kung magkano, mga 150 lang yata to. Worth 5,000 na yung credit line niya. Tapos, hindi kami nag-avail. Second, nasira yung cellphone ng asawa ko. Ngayon, kailangan na naman namin ng cellphone. Ang ginawa niya, yung cellphone ng anak ko, kinuha niya, yung anak ko wala. So, kumuha ulit kami ng cellphone. So, ayun, dahil maganda daw kami magbayad, pinatalahan kami ng home credit, non-libreng credit card. So, ayun, ganun ako nagkaroon ng credit card. Nakapangalan sa asawa ko, pero ako ang gumagamit at nagbabayad, hindi siya. Kasi yung sweldo niya, sakto lang sa aming pang-araw-araw na panggastos. Hindi kaya yung extra gastos. So, ang kagandahan nito, i-discuss ko na rin. Ang kagandahan ng credit card na to, bali nandito kasi yung, ano, buksan natin. So, ito. Nakalagay dito yung billing date. Ganito kasi yan. Yung credit card na yon wala siyang, sabi nung nakausap namin sa SM, wala siyang yearly interest rate. Yun ang maganda, di ba? Tapos, ito.
0% siya. Ano, bali 0% siya kapag within 45 days kapag nag-avail ka na or umutang ka ng, di ba, tulad nito, 26 yung, ano ba, ayan, 26 of the month yung billing date niya is 26. So, dapat 26 upwards whatsoever, doon ka umutang. Kasi kapag halimbawa, umutang ka ng 24, dapat magbayad ka na ng 26 kasi magkakaroon na siya ng interest kapag lumampas siya ng 15 days pa. Halimbawa, 26. Tapos, bilang ka pa ng 15 days nun, doon ka magkaka-interest. So, konti lang yung, wala siyang isang buwan. Kaya kapag uutang ka, 27 hanggang 15 nun. 15. Halimbawa, 26, bilang ka pa ng 15 days nun. But 45 days bago siya magkaroon ng interest. Diba? Sobrang ganda niya. Within a month, makakautang ka ng 5,000. Zero interest lang siya. Magkaka-interest siya kapag lumampas ka na dun sa billing date or sa 45 days. Tapos, ang kagandahan nito, hindi lang siya credit card. Halimbawa, nag-grocery ka. Ako, nagkaroon na ako ng rebate. Meron siyang rebate kada 101 pesos. So, ang ganda, diba? Parang siyang SM Advantage card. Ganun, may rebate ka kada, halimbawa, umutang ka ulit sa home credit. Ginamit mo yon. Tapos, yung 100 pesos doon is value nun 1 pesos or 1 point. Pwede mo siya ibili. Tapos, kagandahan nito, halimbawa, utang ka ng utang, tapos binabayaran mo siya on time, tataas yung credit limit mo siya, credit limit niya. So, bali 5,000 yung starting, tataas pa siya. Depende kung gaano ka kadalas gumamit. So, ako, bali, nung Friday, nagamit ko siya 3 times. Dalawang beses sa supermarket, pinambayad ko siya. Then, umili ako ng pasalubong sa anak ko sa Jollibee, pinambayad ko siya. Pwede mo siya gamitin sa fast food, ganyan. Basta't meron silang, ano, yung tawag dito, yung... Kung saan sila yung mga cashier yung may ini-insert na ganun. Hindi ko alam eh. Paki-comment down below kung alam niyo yung tawag doon. Basta pag meron silang ganun, pwede mong pambayad ko. So, diba, sobrang ganda niya. Kumbaga, meron ka nang makakapitan kapag oras na kagipitan. 45 days yung pinaka-matagal niyang walang interest rate. Zero interest rate siya. Yun nga lang, hindi maganda kapag sumobra ka dun sa credit na billing date na 45 days, magkakaroon ko ng credit or interest rate. So, ayun o. Zero interest rate. Diba? Available credit limit is worth 5,000. Oo. 5,000 yung starting. Nasasaya na kung gano'n mo siya kadalas gamitin para tumaas yung credit line. Tapos, halimbawa, gusto mo naman na maka-avail nito agad-agad. Utang ka ng isang beses ng kung ano yung kailangan mo sa bahay. Electric pan. Yan, example, electric pan. Oven toaster. Rice cooker. Yan, utang ka ng isang beses. Tapos, aalokin ka nila nito. Credit card. Ma-avail mo siya nun. Kung ano yung mga kailangan mo lang sa bahay, at least ito, makagandahan nga nito. Halimbawa, na-short ka ngayon, tapos ito yung pambayad mo sa grocery mo, diba? Ito mo lang siya pambayad ng bills. Papakita ko sa inyo yung app later. So, tingnan nyo muna. So, ito yung app. Yung outstanding balance ko sa credit card is 2,196.42. Ito yung natira sa
credit card ko. Bahal kasi nung Friday, ito yung ginamit ko. Bumili ako sa supermarket worth 1,054 grocery. Tapos, may nagpabili sa akin. Ito rin yung ginamit ko pambayad yung credit card. Tapos, bumili din ako sa Jollibee. Tapos, itong 771, ito yung niloan ko sa, sa cellphone. Nakalagay din dito siya sa app. So, hindi ko pa siya nababayaran. Sa 27 pa siya yung due date niya. Hindi lang siya basta yung home credit na app. Pwede rin mag-load dito. Magbayad ng bills, may electricity, wifi, tulad na ngayon, cable, signal TV, converge, meron din dito. Iwan ko lang kung yung PLDT meron dito, parang wala. So, ayun lang yung available. Tapos, meron din sa government. Ayan. Ito lang yung mga available. So, kapag dinownload yung app na to, makikita nyo lahat yan. Ito pa yung sa government, sorry. So, ayan. Outstanding balance ko. Halimbawa na wala mo yung credit card mo or nanakawan ka kasama yung credit card mo. Pwede mo siyang i-report. Meron silang number sa IBIP dito. Nakalagay dito yung number nila or sa mismong app mismo. Pwede mo i-report na nakawan ka or nawala mo yung credit card para ma-hold nila or ma-close nila yung account. So, ayun. Ganun lang siya kadali gamitin at napaka-convenient din yung gamitin. Hindi mo na kailangan ng internet, swipe-swipe lang. So, ayan. Sana may napulot kayo at nag-enjoy kayo sa aking video na to. At sana nakatulong ito ng malaki. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!